Welcome po sa Yormi Chef Kitchen. Magandang araw po, Tropa Pits. Ngayon araw na to, papakita ko po sa inyo kung paano pagluto ng carbonara. Simpleng carbonara lang po ito. Kahit sino, pwedeng gawin. Umpisa na po natin. Nandito po ang mga ingredients. Unang-una, minced bawang o garlic, minced onion or sibuyas. Gamit din po ako ng carrots, minced bell pepper, at ham cubes. Kung may bacon po kayo, pwede nyo lagyan ng bacon. Nasa inyo po yan. Gagamit po ako ng star margarine or butter. Pwede rin po yan. Tapos, gagamit po ako ng kalahating kilo na spaghetti pasta. Yan, igisa lang po natin yan. Kamaya, pakita ko sa inyo kung paano igisa. Okay. At gagamit din po ako ng all-purpose cream or Nestle cream. Nasa inyo po yan kung ilan ang gusto nyong gawin o ilagay. At gagamit din po ako ng Alaska Evaporated Milk o kahit anong evaporated milk na branded. As optional na po yung tubig or water. Pag lumapot po, lagay nyo yung tubig. Kung hindi naman, okay na po yun. Isahan na po natin. Po, umpisa na po natin. Tingin ko lang po ang cooking pan. Tingin ko lang po ang margarine. Tingnan po kayong butter, pati ang or margarine. Mainit na po siya. Bukan nyo ilalagay ang garlic o bawang. Hindi po siya gano'ng painitin kasi masusunog. Isa nyo lang po ang bawang o garlic. Kaya pala po, mga 15 grams lang po itong bawang. Mga 2 piraso o 3. Susunod ko po dyan, sibuyas. Do golden brown nyo lang po yan para okay na po siya. Mas na golden brown na po yan, pwede nyo na ilagay ang sibuyas. Madali po malutaw ang bawang, kaya ilalagay nyo na ang sibuyas. Ang sibuyas po ay watery. Huwag nagtututig. Kaya matagal po siyang malutaw. Hindi siya agad matutulog. Ito mukha ng bawang, mabilis. Susunod ko po dyan yung ham. Carrots. Papalambutin natin ang carrots. Pero yung bell pepper, madali lang po siya lumambot. Huli na po yung bell pepper. Nakakadagdag sarap po yung bell pepper. Manamis-lamis. Mabango. Aroma. So, mas maluto lang po ang ating sibuyas. Nilalagay ko naman po ang ham. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong ham. Basta ham. Nasa inyo kung gusto nyo mamahalin o mura o mga original na hamon, masarap po. Tapos pag bacon po, optional. Yung maglagay ng bacon, okay lang din po. Actually, yung bacon po, gustayin nyo. Tapos pang iibabaw nyo. Ang hamon po, luto na po yan eh. Nalagay ko na ang carrots. Kaya pala po mamaya, hindi ko pala sabi sa inyo, salt and pepper to taste. Pwede rin pa kayong maglagay ng sugar. Kung gusto nyo na medyo manamis-lamis yung carbonara nyo, lagay nyo lang po ng asukal. Yan, yung hamon na yan, madali na po maluto yan. So, kung susunod nyo na po ilalagay, gatas na malamdaw. Tapos, ang malakas po magpasarap dyan, itong Nestle cream or all-purpose cream.
Sabay nyo lang po yan. Mamaya lalagyan ko na po siya ng salt and pepper. Tapos, gumagamit din po ako ng cubes. Hindi ko po nabanggit kanina. Gumagamit po ako ng pork cubes. Siyempre po, pork ang hamon. Pork ang gagamitin nyo. Pakuluin lang po. Tingnan po natin ang paminta. Paminta. Asin. Nagyan ko rin po siya mamaya na asin. Pakuluin lang po ng kaunti. Mamaya papakita ko na po sa inyo ang finished product. Ha? Ayan po. Kunting kumukulo na po siya. Lagyan ko na po siya ng pork cubes. Ayan. Lagyan ko po siya ng paminta. Ayan po. Ang lalagay ko ay dash of salt lang po. Sabi yung dash of salt. Konti. Ayan. Asin. Konting asukal. Nagsalap po ang asukal. Daan nyo. Tapos pag lumapot po yan, lalagay nyo ng tubig. Kasi pa yan, pag lumapot ng hindi pa luto yung carrots, matigas. Ayan. Kung marami naman po kayong budget, lagdagan nyo lang ng evaporated milk. Mas masarap. Lagay ko po ng konting tubig. Para lumambot yung carrots. Pag lumambot po yung carrots nyo, okay na yan. Diba po? Napakasimple, di ba? Napakadaling magluto ng carbonara. Konting pakulo lang po. Simmer. 10 minutes. Ilalagay ko na po itong bell pepper. After 10 minutes po, babalik po tayo. So, ayan po. Sabi ko po kanina, after 10 to 15 minutes, lalagay ko na ang bell pepper. Ang bell pepper. Yan pala po, ang mushroom optional. Pwede yung lagyan, pwede hindi. Ang cheese, optional din po. Kung may mga budget po, pwede po lagyan to ng grated cheese. Tsaka pang ibabaw. Ayan po, tropa peace. Nakita nyo yung lapot niya. Okay na po yan. Mamaya po, mas lalapot pa po yan pag lumamig. Kaya huwag nyo po siyang ganong papalaputin. Kung gusto nyo mas malapot, lagyan nyo ng cornstarch. Magpupunong kayo ng cornstarch sa konting tubig, mga isang kutsarang cornstarch, pwede nyo siyang ilagay. Huwag nyo i-direkta yung cornstarch na basta lagay, mamumuo po yun, ha. Ayan, tapos na po ang ating sauce. Pumunta naman po tayo sa pasta. Nag-ready lang po ako ng 1/2 kilo na spaghetti pasta. Mas masami, kasi pong mas marami pong sauce, mas masarap. Kesa yung tipid sa sauce. Kasi po syempre, sauce lang magpapalasa sa pasta. Okay, ito po yan. Kung meron po kayong parsley, pwede siyang lagyan. Maghiwa kayo at ilagay nyo pang ibabaw. Mamaya pa yung papakita ko sa inyo na meron siyang keso sa ibabaw. Yung parsley po kasi pang garnish po yun. Mas maganda tingnan kung may parsley. Mas masarap. Okay po. See you sa next step po tayo. Sa pag-boil naman po ng tubig para sa pasta. Ang itutulong sa inyo. Okay? Ayan, drop a pitch. Yan lang po ang aking paglulutuan ng spaghetti pasta. So, pwede nyo lagyan siya ng asin. Optional lang asin. Sa inyo po yun. Pero ako naglalagay po ako ng asin, konti lang po. Ayan na po. Ayan ang finished product mga tropa pits. Simpleng carbonara. Kahit maliit ang budget, makakaluto kayo. Try nyo. Subukan nyo po. So hanggang po sa muli.
Kung bago ka pala po sa aking video, please like and share and bell the notification bell para anytime na mag-upload ako ng bagong videos, manonood pa ka po. Thank you and God bless.